lalaki. Sila po yung mga naglalagay sa bahay. Araw-araw po, inilalagay nila yun. Tapos pagdating... Oh, kawaii na usangi chan. Do you know my desk? Hello guys, konnichiwa. Welcome back to my channel. Ngayon po guys ay samahan niyo po ako na mag road trip. Wala po magawa. Sa totoo lang po, marami naman po akong pwedeng gawin sa bahay namin, pero hindi pa ako sinisipag gumawa. Gusto ko muna mag-chill-chill lang. Ayun, samahan niyo po ako. Mag-road trip lang po tayo sa ngayon. Kung saan may makitang maganda sa ating paningin, syempre. Tingnan po natin. Sige po guys, samahan niyo po ako. Ganito pong month yan, naglalabasan po yung ganyang bulaklak sa puno to. Pagkatapos po ng month na to, mawawala na po yan. Parang, ano lang po, puro dahon lang po siya. Stop po muna tayo. Ah, nag-go na. Green na uli ang lights. Siguro po na nga po yung simula. Bali yung festival po dito, mag-start siya lang May 1 and May 2. Mamaya po pupunta po ako para manood. Matsuri. Tapos po yung Matsuri, mamaya, sabi po ay ang tawag doon ay Kenka Matsuri. Bali po, fighting festival, parang ganun siya. Mamaya papakita ko po sa inyo. Anong klaseng match rin po ba yan? Ayan po guys, may nakita po ako dito sa may dinadaanan ko na parang may mga koinobori na ano nakasabit. Bali po yung month ng April to May, naglalagay na po ng ganitong ano koinobori. Lalo na po yung may mga anak na lalaki. Sila po yung mga naglalagay sa bahay. Araw-araw po, inilalagay nila yun. Tapos pagdating ng hapon, binababa na po uli. Kasi nga po, pag halimbawa po, pag umulan, mababasa siya. Tapos ito po yung koinobori na tinatawag. Yan po mga nakasabit na parang isda. Ang hitsura niya. Yan. Tingnan niyo po. Mas maganda po siya kung halimbawa yung may hangin kasi nagkakaroon ng hangin sa loob. Parang lumulobo yung pinaka ano niya. Kaya parang mas maganda siyang tingnan. Sa ngayon po hindi po masyadong mahangin. Kaya po parang wala lang. Parang nakalayla lang siya. Koinobori. Dati, tanda ko yung anak ko, pag mantang April hanggang May,
Kasi nga po yung lugar ng bahay namin, nasa pinakambayan po kami, wala pong mapapaglagyan na ano, kaya bumibili lang po ako lagi ng maliit lang, tapos na may bintana lang inilalagay. Tapos kahit umulan siya, hindi ko na inaalis kasi maliit lang naman siya, hindi naman siya ganun kamahal, mura lang, kaya hinahayaan ko na lang siyang mabasa ng ulan. Pero pag halimbawa po kung talagang ibibili po namin siya noon, yung po malaki siya, ilang piraso siya, mahal po kasi yun, yung mga 40 lapad po yung pinagbabayaran. Katulad po nun guys, nung andun sa may, yun po, yung sa may bahay, yan po, naglalagay po sila ng sarili nila. Kasi siguro nga po may anak silang lalaki doon. Ayun, every year po kasi inilalagay po yan ng month April to May. Kasi nga po, sa sabi nila, nakakatulong daw po yun sa pag ano, sa habang paglaki ng bata pa. Parang pasok po tayo dito sa ano, sa maliit na jinja temple. Parang ano, simbahan ba? Yan, pasok po tayo dito. Tapos dito guys, sa lugar na itong ano to, dapat kasi may tubig to. Tapos ano ka, magsasalo ka dyan, tapos maghuhugas ka ng kamay. Yan, kaya lang sa ngayon, wala naman lamang tubig. Diba? Ayan. Yan po yung ano nila, maliit na jinja. Ganda po. Maliit lang siya. Pero okay naman siya. Meron pong malaking ganyan. Pero itong napunta ko ngayon is maliit lang. Tapos itong puno na to guys, nakikita nyo po ngayon, yung mga dahon niya kulay green sa panahon ngayon. Pero pag nag-autumn na po uli siya, magiging dilaw siya or orange, red, mga ganun po. Ang ganda rin po niyan tingnan pagdating ng autumn. Tapos ito ang cute, 'di ba? Nakaayos siya. Sarap sana kung may ganito din na kung puno, no. Kung mayroon akong garden lang, gusto ko ganito yung mga puno ko sa ano, sa labas ng bahay namin. Yan. Tapos pagka halimbawa winter na siya, ang ganda niya lalo pag napapatakan na siya ng snow para kami white Christmas tree. O, diba? Kit-kit. Ang galing naman na nag-aayos nito, no? Talagang inaayos siya. Ang hirap mag-trim siguro nito, no? Ang cute. Ayan po, oh. Ah, nilagyan na nila ng tukod kasi baka matumba na yung puno. Galing naman. Ayan. Tapos, tabi po ng no. Puso ng manuno. Tapos yan, meron pa pala hanggang dito sa likod. Pero ano kaya meron doon, no? Di na natin pupuntahan yun, no? Parang nakakatakot. Ayan, sige. Punta tayo sa dito. Mag-o-onigay tayo. Bali po ito, kakalampagin mo po ito ng 3 beses. Kalampagin mo siya ng 3 beses. Sabi ko nga po kanina, itong hinawakan ko, bali po ang gagawin dito is kakalampagin po siya ng 3 beses. Tapos, magbabaw ka ng, ano, parang respeto po sa kanila pag galang ba. Tapos yun, kung gusto mong mag-wish, pwede ka mag-wish, pwede ka rin ano, manalangin ba? Kasi kahit ano namang reliyon o Katoliko ka man, Buddhist or kung ano man, isa lang naman ang Diyos, di ba? Kaya ayun, saglit lang po guys ha, mag-ano lang po ako, magkakalembang lang po ako ng 3 beses, wait lang po.
ganda po. Talagang mga inukit siya. Ayan. Ayan po, guys. Tapos meron pa rin po dun sa kabilang yan. Pero mga nakasarado po kasi. Kaya hindi natin mapapasok. Oh, yeah. Ang cute. Ganda. Parang napaka-peaceful po ng lugar na, to, no? Ang cute. Usang isang deska. Oh, kawaii. Kawaii ni. Ina. Koneho po siya. Huh? Ang galing. Ang cute-cute. Konnichiwa. Konnichiwa. Kawaii na. Oh, kawaii na Usami-chan. Do you know my desu ka? Maron desu. Maron? Hai, Kuri-san desu. Ah, ii namae ne. Kawaii na. Onnanoko desu ka? Onnanoko desu. Ah, kawaii. Ah, arigato ne. Hai. Ganbatte ne. Kawaii. Ayan, umahangin na siya. Nagkakaroon na ng taba yung ano, katawan ng Koinobori. Diba? Koinobori. May kanta nga po ito eh. Hindi ko lang alam. Yan yung po, pag-aaralan ko po. Ayan po guys, natapos na po ako sa pag-video dun sa ano, sa Koinobori na ipakita ko po sa inyong saglit. Sana po nag-enjoy po kayo at sana po na nagustuhan nyo po. Ingat-ingat po kayo palagi. God bless us all. And guys, please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye po. Hanggang sa susunod ko pong vlog. Salamat po ulit. Bye!